eToro tutorial. What are the financial assets that you can trade in eToro? And kung bago ka sa channel na to and gusto mo pa ng mga tutorial videos na katulad nito, please click the subscribe button. So ngayon pag-uusapan natin yung walong financial assets na pwede kang makapag-invest or pwede mong i-trade dito sa eToro. And kung ikaw yung klase ng tao na gusto mong magkaroon ng shares sa international company like sa Facebook or Apple, or kung gusto mo rin mag-invest sa Bitcoin, sa Forex, or kung gusto mo rin maging active trader pero wala kang masyadong oras or panahon para makapag-focus sa market. Well, dito sa eToro, nag-provide sila ng platform kung saan pwede kang makapag-invest sa mga financial assets na na-mention ko. And through their platform, pwede mong ma-diversify yung investment mo. So let's proceed and pag-usapan natin yung walong financial assets that you can trade here sa eToro. Number 1, stocks. So ito yung isa sa mga sikat dito sa Philippines kasi kung gusto mong maging share owner ng isang company, gusto mong sumabay sa pag-angat ng price niya, kung alam mo nga angat yon, most likely yung gagawin mo is bibili ka ng share sa company na yon. And let's say gusto mo, katulad ng sinabi ko kanina, is mga international stocks like sa Facebook, Apple, Amazon. Sa eToro, pwede kang makabili ng mga stocks or shares or equities sa mga companies na na-mention ko. And tulad ng sabi ko kanina dito sa Philippines, kung gusto natin mag-invest sa stock market, ang ginagawa natin is nag-sign up tayo sa mga online brokers like sa COL Financial, sa BPI Trade, and First Metro Sec. And meron na rin kaming mga ginawang video tutorials about that. Ang nagustuhan namin dito sa eToro is, yes, international siya. Ibig sabihin, hindi lang limited sa US yung mga companies na pwede tayong bumili ng stocks. Pwede rin sa ibang countries. And ipapakita natin siya dito. So, andito ako sa trade markets ni eToro. So, ito na yung account ko sa eToro. Nakapag-sign up na ako before. And pinakita namin yung step-by-step tutorial guide dito sa video na yan. And dito sa stocks, click ko to. Kung mapansin ninyo is maraming stocks dito sa eToro na pagpipilian mo and nakagroup din siya. Like dito nasa NYSE na stocks, ito yung New York Stock Exchange. Meron ding nakagroup by technology, consumer goods, services, and more here. And dito sa bandang taas, kung mapansin nyo, pwede nyong i-filter or i-narrow yung list nyo either by industry, which is ito siya, merong basic materials, consumer goods, financial, healthcare, and services. Like pag nag-click tayo isa dyan, like technology. Ito yung mga stock na belong sa technology na industry. Itong Alibaba Health Info, pag kinlik natin yan, so it means na sa Hong Kong to galing, katulad dito nakalagay sa details niya. And also, balik tayo sa kanina, aside sa industry, pwede rin sa exchange. So pwede yung mga stocks dito sa Amsterdam, sa Brussels, and meron sa Hong Kong, Milan, sa Nasdaq, NYSE, Oslo, Paris, and marami pa dito. So, pwede nyo i-take advantage yung mga groupings na meron dito and also yung pag-explore nyo sa stock market either by industry or exchange dito sa eToro. And aside sa pag-check dito sa dalawang filter, pwede rin kayo mag-search actually. Like, search natin yung Facebook. Pag tinipe ko yan dito, magpapakita yung FB. So, ito siya. And andito yung mga information niya. So, kasama siya sa Nasdaq Index and nasa technology siya na group. Pwede pa tayong magbasa ng post about Facebook. And kung gusto man natin bumili, right away, meron itong trade na option, which is pag-uusapan pa natin in detail sa mga succeeding videos. So that's for stocks. Number 2 na financial asset na pwede mong i-trade dito sa eToro is ETFs or exchange trading funds. So balik tayo sa trade markets and ito yung ETFs. So click natin to. So ito yung available ETFs na meron dito sa eToro. So, kung ikaw yung klase ng tao na ayaw mong pumili or mag-invest sa isang company lang, instead, gusto mo sa isang or sa maraming stocks, ang bagay sa'yo or pwede mong i-check is yung pag-invest sa ETFs or exchange-traded funds. Well, ano ba itong ETF? Yung ETF, isa tong collection of securities or yung financial assets that group together. Ginagawa nito is ini-enable kang mag-buy or sell ng isang pagsakan dun sa ETF. And dito sa eToro, kung mapansin nyo, maraming ETFs dito. So, parang merong 255 currently ETFs na available. And ang isa sa mga sikat is yung SPY and QQQ. So, pwede natin siyang i-search dito, pero tingin ko na sa mga succeeding page pa siya. So, ang gagawin natin is i-search na lang natin siya dito. So, ito siya. So, click natin tong details na to.
So tulad na nasabi ko, isa siya sa pinakasikat katulad na nakalagay dito, most popular ETF in the US. Ang ginagawa nito is tinatrack nito yung performance ng mga companies na nakasama sa S&P 500 index. So yung pera mo or investment mo is naka-expose most primarily sa US market. And dito, collection siya or it consists of 500 of the largest publicly traded companies in the US. So, collection nga siya ng mga stocks or mga financial assets na naka-group together. Ngayon, meron pang isa, yung QQQ naman. Isa rin to sa mga pinakasikat. So, yung ETF na to consists of same companies included in Nasdaq 100 index. Later on, pag-uusapan natin yung mga index na to, yung mga indices na sikat din. And pag dito ka nang-invest sa triple Q na ETF, yung investment mo is naka-expose sa US stock market or sa US market. And collection to ng 100 of the largest non-financial companies in the US. So, ito yung iba pang details na pwede nyong i-check sa triple Q kung sakaling meron na kayong account sa eToro. And by the way, depende sa location ninyo, yung ETF, pag mag-i-invest kayo dito gamit yung eToro, maaaring ang mabili nyo is yung actual na underlying assets. Pero sa iba naman, pwedeng CFD. And kung hindi ka pa familiar sa CFD, gagawa kami ng separate video about it. So make sure to subscribe na rin para mag-updated ka sa mga videos na ipapublish namin every week. Pero basically yung sa CFD, although hindi siya actual na asset, ang mangyayari naman is pinapantayan niya yung available price sa market. And third sa list natin, number 3, is indices or yung mga index. So, andito tayo sa trade markets ulit. Click ko tong indices. And ito yung available indices dito sa eToro. So, andito yung Nasdaq 100 or yung SPX 500 or madalas naririnig ko tong S&P 500. Dito naman sa indices or index, minimeasure naman ito yung price performance ng mga assets na nakagroup together din. Depende sa segment sa market. Like katulad nitong Nasdaq 100. Actually, nandito siya. So, dito, nakagroup siya based sa sector. So, heavily exposed to sa technology sector. Kung mapansin nyo, yung mga companies belong sa Nasdaq index is Apple, Microsoft, Amazon, Tesla, mga technology companies to. Although yung exposure nito is more on technology, may mga iba rin na kasama sa retail or maybe sa healthcare, katulad nitong Starbucks. Alam ko under retail sector to. And meron pang iba dito. Ngayon, balik tayo dito sa eToro and click ko tong Nasdaq 100. Andito pa yung description niya. So, pag dito ka nag-trade sa Nasdaq 100 na index, yung investment mo is naka-exposed sa stock market kung saan ang focus is yung more on sa sector ng technology, retail, healthcare, and others. So, dito kung makapansin ninyo, kung ikaw yung klase ng tao na ayaw mo rin mag-invest sa specific company lang, instead gusto mo sa isang index, pwede ka rin pumunta sa indices na option ni eToro. May isa pang sikat, bukod sa Nasdaq 100, meron din yung, balik tayo sa indices, itong S&P 500. Itong S&P 500 naman, collection to ng mga companies or US companies na top 500. Katulad dito, index comprises the 500 leading, most influential, publicly traded companies sa US. So, pag dito ka nag-trade, yung investment mo is naka-expose sa stock market and ang kasama doon is yung mga malalaking companies sa US. So, ito yung mga companies na listed sa S&P 500. And also, dagdag ko na din na dito kasi sa index, since yung mga companies is iba-iba siya based sa size, sa market cap, iba-iba rin or nag-vary din yung effect nila dito sa index na to. For example, dito sa Nasdaq 100, ang weight niya is 11.347. So, mas mabigat siya compared sa ibang companies like sa Microsoft, Amazon, Tesla. So, kung sakaling bumaba or umangat yung presyo ni Apple, mas malaki yung epekto niya sa index ng Nasdaq compared sa ibang mga companies dito like sa Netflix, Adobe, Broadcom, and so on here. So, depende rin sa weight ng company yung magiging epekto nito sa particular index. So, that's for index. And now, proceed tayo sa number 4 item. It's currencies. Or madalas na tawag is Forex. So, balik tayo dito sa trade markets. And meron ditong currencies. So, kung mapansin nyo, merong 50
2 na currency na pwede nyong i-trade dito sa eToro. Iba't ibang currency ang available dito. Merong dollar, merong euro, and meron ding Japanese yen. And itong currencies, tulad ng sabi ko, is minsan natatawag na Forex trading or foreign exchange trading. Ang pag-trade kasi dito sa Forex is tatimingan mo yung presyo ng isang currency. For example, let's say nabili mo or natimingan mo yung dollar na ang amount niya is 48 pesos or pwedeng mas mababa pa. And by the time na umangat na yung amount or yung value ni dollar, which is pwedeng 50 pesos or 50 plus, pwede mo nang ibenta yung nabili mo. Tulad ng sabi ko kayo na pwede mo siyang nabili ng 48 and dumating yung time after few days or after few weeks na 50 plus na siya, pwedeng 55, pwede mo siyang ibenta. So yun yung parang in a nutshell, ganun nag-work yung Forex trading. Suggestion ko na lang din or advice ko na lang din na if you're planning to invest dito sa Forex, be prepared lang kasi napaka-volatile nitong market na to, which you can lose your money in seconds, and also pwede rin maging sobrang rewarding yung investment mo dito sa Forex. So napakataas ng risk pero possible din na mataas din yung rewards. So that's for Forex. Number 5, commodities. So balik tayo dito ulit sa trade markets and click ko tong commodities. So kung mapapansin nyo, meron itong oil, gold, silver, copper. Pag sinabi kasing commodities, ito yung mga raw materials na ginagamit to start a production chain. So meron itong sugar, cotton, white sugar, cocoa, and marami pa dito. Merong 46 commodities na available dito sa eToro na pwede kang makapag-trade. Like dito sa oil, pwede tayo makapag-trade dyan. And next, number 6 is crypto. So click ko tong crypto. So yung cryptocurrency, pasikat to ng pasikat over the years, and dinagdag ni eToro si yung cryptocurrency sa list of asset class nila sa platform. And dito merong 4 na klase ng types ng coins na makikita. So pag kinlik ko tong coins, merong commodity crosses, merong crypto crosses, and merong currency crosses. So pag kinlik ko tong coins, kasama na dyan yung Bitcoin, Ethereum, and marami pa dito. Sa commodity crosses naman, andyan yung gold BTC. Sa crypto crosses, ito naman siya. And then lastly, yung sa currency crosses, ito rin naman siya. So ang pinakasikat ngayon is yung coins, which is kasama doon yung Bitcoin, Ethereum, XRP, and marami pa dito. So, kung isa ka sa mga nag-trade na gustong i-try yung pag-invest dito sa Bitcoin or sa crypto, pwede mo siyang magawa dito sa eToro. And next, number 7, people. Pag sinabi naming people, hindi yung actual na tao ang i-trade mo, like ibibilin mo or ibibenta mo. Instead, yung ability to copy another's trading activity. Katulad ng sabi ko kanina, kung ikaw yung gusto, o kung ikaw yung klase ng tao na gusto mo sana actively mag-trade ka sa stocks or sa investment mo, however, wala kang masyadong time and hindi ka pa ganun ka-confident sa pag-trade dito sa eToro. So, ang pwede mong gawin is dito sa copy people. Meron kasi ditong mga sikat na trader kung saan pwede mo silang i-copy. And pag sinabing i-copy, ibig sabihin pag bumili sila ng stock or nag-invest sila sa Bitcoin or nagbenta sila ng ganito, makakopy mo rin yun or magagaya mo rin yun sa account mo kahit hindi mo ina-access yung mismong eToro account mo. And may ginagawa kaming video kung paano mag-copy trade sa iba. Pero basically kapag nandito ka na and nakapili ka na ng gusto mong i-copy, like for this one, meron siyang 64.19% returns. That's for 1 year. Pag kinlik ko muna siya, ito yung profile niya. So, pwede ko makita yung feeds, yung stats. Again, mas magiging detailed to sa copy trade na video namin. Ito yung portfolio niya. Ito naman yung performance ng investment niya. Pag kinopy ko yan, yung lahat ng activity na gagawin niya is mare-replicate din sa sarili kong account. And kung mapapansin ninyo,
Nakapag-copy na nga ako before and once ko lang siya ginawa. Again, itong account na to is pang beginner. So, nag-invest ako or nag-copy ako kay Janie Messes worth $500. And dun sa investment ko, meron na akong profit na $40. So, meron na akong 8% gain dun sa in-invest ko na $500. So, in total, naging $540 na siya. So, dito, si Janie Messes yung talaga nag-trade. And then, dahil ginawa ko yung copy people or copy trade na option, lahat ng activity niya is nangyayari din sa account ko with this investment amount na $500. So, dito sa copy people or sa copy trade, nag-provide si eToro ng option kung saan pwede mong mabuild yung portfolio mo using other people's knowledge. And that's through copy people na option. And then lastly, number 8, the financial asset na pwede mong i-trade dito sa eToro is yung copy portfolios. So, ito na yan agad sa invest in copy portfolios. Yung copy portfolio, formerly known to as copy funds, ito yung portfolio management product na ina-offer ni eToro kung saan para sa mga traders, pwede pang ma-diversify yung portfolio mo. And dito sa invest in copy portfolios, merong tatlong type. Merong market copy portfolio, top trader copy portfolio, and partner copy portfolio. So sa tatlong type na yun, medyo nabigyan na tayo ng idea kung ano ba yung copy portfolio. So, parang nakagroup siya, like for this one, sa top trader copy portfolios. So, nakagroup dito yung mga top traders, pinagsama-samang trader yan. So, unlike sa copy people, isang trader lang yung ika-copy mo na activity. Dito sa copy portfolio, under top trader copy portfolios, nakagroup yung mga top traders. And from there, pwede kang mag-trade, like pag ginawa ko to. Ito yung sharp traders, pwede ako mag-invest by clicking this and proceed na lang ako sa next steps. So, dito sa invest in copy portfolios, itong market copy portfolio, combination to ng mga CFD stocks, commodities, or ETFs kung saan merong predefined theme among them. So, dito, more on crypto portfolio to. Ito naman sa related sa vaccine medical portfolio. So, marami pa dito. And then next, yung na-mention ko na nga kanina, andito naman yung mga collection of best performing traders dito sa eToro kung saan nag-govern naman sila or bound naman sila ng predefined strategy. And lastly, yung partner copy portfolios, ito naman yung combination of assets na kin-create ng mga eToro partners. And sa mga next videos, magpapakita pa kami ng mga na pwede nyong i-check about eToro. So, kung may naiisip kayong questions or topics na tingin nyo pwede namin i-share online, please let us know by providing a comment below. So, ito yung playlist namin about eToro. You may check this. And also, kung interested ka rin mag-invest sa seed in, you may check this playlist. And this is Sulu from Investlibrary. We invest, we share, you decide. See you sa next video. Bye-bye!